My money don't jiggle jiggle, it folds. I like to see you wiggle wiggle, for sure. It makes me wanna dribble dribble. You know, riding in my Fiat, you really have to see it. 6'2" in a compact, no slack, but luckily this. Hey guys, for today's video, for our first ever vlog, we will gonna root trim this mellow cactus which I bought from Cubao, Farmers Cubao, from Benidas Cactus and Succulents. Ayan, papost namin yung picture ng page nila kay Ate Hailizin. Tama ba, Hailizin? Pagkabili namin last day sa Farmers, tinanggal agad namin yung soil mix niya, which is the Benguet compost. Ayan, and hinugasan na namin siya. Pagkatapos nun, ang gagawin natin next, since naka air dry na siya ng 2 days, and then yung ibang roots niya is natuyo na, ang gagawin natin is kakat natin siya or i-root trim ng at least, magtitira tayo ng at least 1 inch dito ng roots para magkaroon siya ng bagong roots kapag nirepot na natin. So, ang kailangan natin is number 1, bagong blade, and number 2 is alcohol. Any brand naman, but una natin gagawin is isa-sanitize natin first para at least maiwasan natin yung bacterial infection sa roots or fungal infection. Ayan. And then i-wipe out natin yung excess na alcohol. And then kakat na natin. Pagkabili pala natin, guys, kailangan natin siyang tanggalan ng lupa, which is nung binili ko siya, ang soil mix niya is compost, pure compost. And then gusto ko siyang palitan kasi meron ako mas preferred na cactus mix sa for cactus, which is gamit ko sa mga cactus ko. Okay guys, ito yung pinaka roots niya. Then magtitira lang tayo ng at least 1 inch na haba ng roots. And then check natin hanggang dyan. So ikakat na natin siya. Ayan, nakat na natin. And then yung ibang roots, yung mga secondary roots, ikakat natin at least 1 inch. Ayan. Ayan, nakapag-cut na tayo. And then after nyan, i-air dry natin siya ng at least another 2 days. Para mag-heal yung mga pinutol natin, and then babalikan ulit natin for repotting. So ayan guys, nakat na natin yung roots, and then after at least 2 days bago natin siya i-repot para magkalust yung kinat natin roots, and then maiwasan natin syempre yung bacterial infection dun sa kinat natin. And then, babalik tayo after 2 days para sa repotting. Okay guys, after 2 days, na-air dry na natin mabuti yung mga mellow cactus. And after that, proceed na tayo sa repotting. As you can see, na-sprayan na rin namin siya ng insecticide. Hindi lang namin napakita. Pero, in-sprayan ko sila ng insecticide para just in case naka-air dry sila, hindi sila mapuntahan ng mga insects or life scales, ganun, or aphids. And magpa-proceed na tayo sa repotting. So, ang gagamitin natin is syempre yung preferred soil mix natin. Ang preferred soil mix ko is ito. Mongo size na pumice, tapos matanghito na pumice, carbonized rice hull, loam soil, at saka konting stark algae para sa systemic na insecticide. And then, ayan, hahaluin na natin. Marami pang klaseng soil mix dito, pero ito yung mag-work sa akin or mas preferred ko. And for sure, meron din naman kayo sa sarili nyo. Pwede nyong gamitin nyo yung preferred nyong soil mix. Haluin na natin siya. Yung soil mix pala natin guys is 50% na pumice, and then the rest is carbonized na and loam soil. Bale 25-25 yung loam soil and yung carbon.
halaga guys na haluin natin siyang mabuti para pantay yung ratio ng mga nilagay natin. Para hindi din siyempre magkaroon ng problem sa sarili. Pwede nyo rin pala siyang sprayan ng preferred yung fungicide. Para hindi na kayo kasi yung iba, niluluto nila yung soil mix. Pero ako, para less hassle, in-sprayan ko na lang ng fungicide. Pwede naman kayong gumamit ng organic na fungicide. Ayan, maganda na yung ano niya, yung consistency niya. Hindi na siya nagbubuo-buo pagka ginanyan. Naghihiwa-hiwalay siya. Ibig sabihin, maganda yung soil mix natin. Ayan. Okay na siya. Proceed na tayo sa repotting. So guys, ayun, tapos ko nang mahalo yung soil mix. Ayan, maganda na siya. And after that, ito yung napili kong pot para sa mellow cactus. Sakto lang siya sa laki ng mellow cactus. And then, ang una kong gagawin is, lalagyan ko ng pumice yung pinakailalim ng pot para kapag nagdilig tayo, mabilis na lalabas yung water sa ilalim at hindi siya magka-cloud. So, at least 1 inch yung kapal ng pumice sa ilalim. Lalagyan na natin. Ilalagay na natin yung soil mix sa ating pot. Tatakmutan natin. Then after that, maglalagay lang tayo ng konting space dito para sa roots ng Melocactus. Ito guys yung roots ng Melocactus natin. As you can see. And then, lalagay na natin siya dito. Medyo ibababa lang natin siya para dumikit yung root sa soil mix and then mag-grow na siya. Ganun lang kadali. Ayan, later na natin siya lalagyan ng toppings dito. Ng top dressing para mas lalo siyang gumanda. Irerepot muna natin yung mga natitirang mellow cactus. Ayun guys, na-repot na natin yung mga mellow cactus. And then after that, talagyan na natin siya ng top dressing. And then ang preferred kong top dressing is Lava Rocks. And ito lang kasi yung available ko for now. And pwede naman kayong gumamit ng ibang top dressing kagaya ng Akadama, Kiryuzuna, or Pebbles, or kung anong preferred nyo. Pwede naman. And lalagyan na natin siya ng top dressing para mas lalo siyang gumanda. Thank you.
Okay guys, tapos na nating i-repot at lagyan ng top dressing yung ating melocactus. And then, actually pwede na siyang diligan right away. Pero since basa pa yung soil mix ko or moist siya kanina, as you can see kanina, kahit tomorrow ko na siya didiligan na may water na may kasamang rooting hormone. Or if wala naman kayong rooting hormone, pwede namang wala. Mas magro-roots naman siya kung maganda yung soil mix niya. So, ayun guys, if may tanong kayo, just drop a question sa comment section and then right away sasagutin ko about sa melocactus. Also guys, like my page on Facebook and also we have Instagram account and Shopee account, The Crowd Hardinero. Like and subscribe and thank you sa panonood. See you next vlog.